Ako po ay isa sa nagpapatunay na talagang napakainam lapitan ng mga Hoson. Binigyan niya ho ako na isang dispersal na baboy. Naparami ko yon hanggang sa napag-aral ko yung mga anak ko hanggang sa nagtapos po. Naiyak tuloy ako. Ay, hindi po. Sa totoo lang, nagsisikap na pagtapos ng mga anak hanggang sa tinutulungan po ako ng mga anak ko ngayon. Pero nung dumunta sa amin si Nang Peoring, nakala ko nga si Konsehalang ang lalaban. Noong sinabi niya ko si Sir mga Hoson, nabuhay mo talaga yung nagutulog kong dugo. Sa totoo lang. Hindi! Siyempre! Nakakasendos yun ah! Ay, iba po talagang tumulong ang mga Hoson. Nagpapatunay po ako sa inyo. At yan po, sa totoo lang, kahit ako busy, gabi, gagapangin kayo mga Tagalangla para mapatunayan ko sa kanila. Kapit-bahay ko si Atunino, huwag niyo kayo susunod, mga lima, ha? Ay, hindi lang. Ay, mga lima, huwag niyo kayo susunod, ha? Ay, ere, mga kasama ko na, alis. Ayoko na magsalita. So, isa po ako sa naging scholar niya. Mula po first year hanggang nakatapos po, wala po ako naging problema sa pag-aaral ko. Wala pong pagdating po ng exam, wala pong nagiging problema. Kumbaga, ariglado po ang lahat. Hindi po kami namang problema pagdating sa usaping pag-aaral, pati na rin po sa tirahan. Kaya napakalaking luwag po nun para sa mga magulang ko ang naging isang scholar po ako ni Governor Tommy. Actually, hindi ko po talaga alam noon na may programa po na ganun. Nagkita lang po kami ng classmate ko nung high school sa Arroyo, tapos nagkakwentuhan, tapos sabi po niya pupunta daw po siya sa provincial dormitory, mag-apply daw siyang scholar. Sabi ko, ay, sama ko. So, ayun, qualified naman po yung grades ko. Wala pong kahirap-hirap, wala pong palakasan. Basta po qualified, wala pong problema. Kaya, yun, nagpapasalamat po ako ng malaki sa inyo, sa mga Hoson. Hindi po. Sa ngayon po, okay naman po yung pamumuhay namin. May dalawang anak na po ako na sa Maynila po nag-aaral. UST. Ako po. Yun lamang po, maraming salamat. Panghali sa ating love. Ako kasi, nang malaman kong ang Edno yung lalaban eh, yung loob ko, natuwa. At mo ako'y mag-sorry, bago ako umalis ng bahay, ipinagdadasal ko na sana ay marami akong ma-survey na tao. De ngayon, ayun nga, yung ako'y aalis ng bahay, ipinagdadasal ko sana ngayon manalo. Ito na nga. Kaya ako kasi Jess, meron kong lapitan yung pamilya. Pamilya Bautista. Ang sabi sa akin, ay, diyan kami. Kama sa patalot, manalo kami diyan. Kaya, pamilya yung nakuha. Meron akong nakuha ng pamilya Reyes, 30 sila. Sa Imbo niya, Mare, alam ko yung lakad mo ron. Kaya nasisiyahan nga yung mga tao. Ay, Hoson kami, matanda. Hoson kami. Kaya ako naman, nasisiyahan na may loob ko. Na sana nga'y manalo. Papasalamat nga ako. Tututok ko lang kasi kanina na nadaan na ko yung Imbo niya. Doon lahat yung opisyal niyo. Akala ko doon kayo naglagay ng tent. E de, bumaba ako doon sa barangay ko. Sabi, kung si Hala umasa ka, Hoson na Hoson kami. Ando sila kapitana, lahat po sila. Ngayon, nung hinahanap ko yung ano, umasa ka, sabi nila, talagang Hoson kami. Kaya ang ganda po talaga, ang sarap. Hindi ko nilapitan niya, alam ko yung mga... Kasi doon sa purok ni kapitana, meron akong kinuha doon, ayaw pumirma, no? Ito, alam ko mga umali ito dahil si Umali,
marami siyang projecting nakuha doon eh. Hindi ko nilapitan. Ang nilapitan ko lang yung magulang niya, tsaka yung kapatid ko. E de ngayon eh, alam naman siyang sinasabi. Alam naman tinukan si, ano, si Kapitana. Eh, alin niya yun eh. Alin yun yun si Kapitana? Kaya, alin niya yun eh. Alin niya. Eh, alam naman siya ang sinasabi. Pero, yung mga alam kong tauhan ni Kwan, ayaw kuman sa akin. Ayaw po yun na. Yung eh, ang sinasabi niya dulo ng kamarin. Sabi ko, yung ako huka ko yung nagsosorbay. At kay Sir Ed Nuhoson ka ako, governor. Eh, kami Eka, eh, kumipirma Eka kami. At saka pagkaraan Eka ng halalan, eh, may kasada silang maliit eh. Eh, gusto Eka namin yun eh, mabatuhan, yung gumanda. Kaya namin, at pagkaraan Eka ng halal at nanalo, wala na. Eka ang ganon. Lahat yan ang reklamo. Eh, sabi ko, eh, kung gusto niyo, dadaling ko rito. Ba, alam tiwalis, siguriste. Kinaaya na nga. Ay, na. Sabi ko, puntahan at malaking puhunan yung mahigit daw silang 20 eh. Eh, hindi na kumipo eh. Ako mga kako eh, hindi namimilit eh. Kung gusto lang nyo. Okay, kaya iniwanan ko sila. Mga kilamayasing ang kanyang. Nakapalutin nyo lahat. Siya agad na. Ako po ay apo ng Terong Palyarka. Ang tatangpunin natin doon sa matandang bahay ng Terong Palyarka na tutulog. Kaya po kami mga Palyarka, pangako po. Pero saan pa ako sa ama? Kami po talagang, kusun talaga ang dalawa ni Amiga. Kaya po, tayo lahat sana magsama-sama tayo ulit. Yes! Yes! Thank you. Pipita ka ng bayari ng bahay at sa kayaling aring at sa ating magiging punong gobernador Ed Nuhoson. Kami po sa pamamaraan ng Marabang, masasabi ko lang po, kumahari po kasi as nasa barangay official ako yan. Pero pipilitin ko, 10 ng kasama ko sa ngulian, napapunta kay gobernador ko to. Kami na po at maraming salamat. Ako muna sa po, ang kapatid ko, ang mga magulang ko, puro Hoson, ang kapatid ko, si Ronnie. Pero sa kapatid ko, Presi, kami mo, kahit kailan, lumabang ko yun, hindi kami iiwan sa inyo. At sa barangay namin, hahatak ka po ako, kung makasahatak. Mitla. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang nagpakikiusap ko lang sa inyo, sana ay huwag tayong maghiwa-hiwalay. At alang-alang sa ating gobernador sa darating na halalam. Ate Norma, nakailan ka ba ngayon sa Santa Rita? Para po sa alaman nyo lahat, yung pong barangay natin sa buong pinaka-depressed area po ang Santa Rita, pinaka-mahirap. At ang butante puro, hindi ganun karamihan. Pero nakailan ka po ngayon? Nakailan kayong tao ngayon doon? Hindi ko alam yung nakailan. O, meron po ba po na yun? Meron kayo po na. Ayun, yung po ang pinakamaliit na barangay, imagine ninyo na lang po. Tapos nakakuha siya ng 300, yung po sigurado po yun. Ang ibig sabihin, talagang maganda yung ano natin. Tignan nyo, sa Marawa po, kanina merong 700 yun. Kasi ang dami po talaga. Tapos yung sa ano, kay Ate Minyang, ilang Ate Minyang, sabi mo may kulang 500, Ate Minyang, tama ba? Merong ilang? May ilang po yung kanina yung tao? May 500 po ba o may 450? Ay, dali pala. Ganun po ka pursige tayo yung mga tao. Kaya po yung pinaalam daw na yan para marinig po nung iba. Kasi baka akala nila, umpisa pa lang po yan ha. Umpisa pa lang. Ngayon pa lang po lumabas si Sir Eno sa bayan ng Haen. 5 barangay po yung pinuntahan namin kanina. Ako po nag-iisang umikot. Kaya kitang-kita ko po yung kasiglahan ng mga tao. Para po sa kaalaman ninyo lahat. Ang pinuntahan ko po kanina, Santa Rita, Imbunya, Malabong Kaingin. Ako, lalo yung Malabong Kaingin. Napakasisigla. Asan pa yung present dyan sa Malabong Kaingin? Ay, anak ko kanina.
Eh kanina, sila nila, si ano ang alam ni Tata? Mensyo. Oh, si Tata ang Mensyo? Nako, eh maliit lang din po yung Malabong Engel, pero ang dami-dami pong tao. Ako yung kinikilabutan talaga kasi first time. First time kong ginawa yung ganitong sistema, pero kumbaga po eh clip na clip. Talaga po napakasigla ng tao, nakakatuwa po. Kaya yan po, susunod yung mga barangay natin pupuntahan, makikita nyo rin po, napakadaling kayagin ng mga tao. Kaya alam ko po, hindi kayo mahihirapan. Ayun po, ano po? O, yun. O, Mare, sino pa susunod? Ang susunod naman pong magsasalita ay dito po. Ang magandang apat po sa inyong lahat, ang sa akin po eh. Isang kwento po na nangyari talaga sa aking buhay. Noon po, 1997. Ako po ay na-aksidente, na-kuryente. Patay na po ako, dinala ako sa ospital dyan sa bayan, pero tinanggihan ako. Dinala po ako sa San Leonardo, malakas pa rin loob ng kapatid ko, pinagamot pa rin po ako. Sabi rin nila, puro patay na, pero malakas ang loob po ng kapatid ko, pina-injectionan po ako. Buhay ang kapatid ko, buhay ka, injection niya, babayaran ko kayo kahit magkano. Alam niyo ba kung ano po nangyari noon? Madaling araw. Nabuhay po ako at sinabi ko sa kapatid ko, iiwi mo na ako. Malakas pa rin lang, kapatid ko, tinanong ang doktor, hindi po pwedeng iiwi. Iko-compile po natin ng 1 week. Sabi po Dr. Gonzales, eh sobra pong mahal doon. Ilang oras lang po, 3-5 na, 1997 pa yon. Alam niyo po ba nangyari na sabi ko? Asan ka ako yung sabi mo marami kang pera, babayaran mo kahit magkano, mabuhay lang ako, sabi ko sa kapatid ko. Sabi niyo po kung anong nangyari noon? Kumuha po ako ng papel, isang papel na ganyan, coupon ban. Eh kumarin buho po si Maring Alon. Sumulat po ako, Maring ako na dito ako kay Dr. Gonzales, ayaw kong palabasin. Gusto, ipumpain pa ako, ay gusto ko na lumabas, wala po kami ng pera-pera. Alam niyo po ba ginawa? Pinadala po ako ng Oson. Thank you. Maraming po salamat. Mula po nung maging bata ako, narinig ko na sa tatang ko, namatay na. Pinanindigan ko po kayo hanggang sa akin ng dalawang kulay na ng buhok. Ako po eh, nangangako sa inyo, buong pamilya ko. Ibibigay ko po sa inyo at hahatak pa po ako hanggang sa magagawa ko. Pakikisama ko po sa kanila, siguro eh, kung hinihingi ko po kayo, siguro naman eh, baka bibigyan po nila ako. Lahat po ng pamilya ko, pinangangako ko po sa inyo. Pinaninindigan ko po yan, magmula nung ako eh, maging hoson. Naging ilang kulen ako yung buho ko, ayan, kitang-kita ninyo, kahit po saan nyo ako isama, nakakasama nyo ako, ganto po sa are-are nyo po ako doon sa malayo. Pero po ako, talagang takot ako sa tubig. Kasi po noon, hinihika ako eh, kaya hindi po ako maliligo. Pero po, pinaninindigan ko po buong pamilya ko, inyo. At hindi po'y asawa ko, pag hindi po siya ay ipinoto, maghihumalay po kami. Totoo po yun. Ay, nako, pag sinabi ko po, sinabi ko. Yan lang po masasabi ko sa inyo. Gobyerno, magmula po, kahit sino po sa inyong hoso na tumakbo, iboboto ko. Yan po ang sasabihin ko sa inyo. Kahit kanya po, Kunsiyala, maraming salamat po. At yawring sa inyo po lahat, sa mga bisita. Hindi po ako nagyayabang, basta po hoso nang lumabang, at sino hoso, nagboboto ko. Basta takin na bubuhay pa. Opo, kaniningan ko yan, buong pamilya ko, akin. Pag hindi po pinoto ng asawa ko, tiwalay kami. Totoo po yung akin na yun, apa? Eh, tingnan nyo naman po, at alam na alam niya kung saan nila ako sinama para po akong alad garing. Lahat po ng pinutahan ni Governor Edno, kasama po ako. Eh ngayon po, ilang taon na po ako, matanda na ako, pero hindi po ako mapayag na matanda. Bata pa ako. Kaya-kaya ko pa pong makipaglaban, no po? Salamat po, kasi salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay ako ng dating barangay Captain Leopoldo Alejo. Ayan, emotional ako, naalala ko si dati. Ikaw po na, ay. Kapatid po tayo nag-top notcher sa Marine. Pinsan ko po. Top notcher po sa Marine Engineering Examination. Opo. Ayun, bata pa lang ako, matunog na kasi nakagisnan ko na yung apilong hoson.
So tumatak na sa akin, lalo na bilang apo ng dating barangay captain na naglingkod for 13 years at bilang isang licensed nurse, nung narinig ko nakakandidato ang isang Hoson para ako si Katrion na Gray, nakasilip ako sa isang silver lining. Sabi ko parang eto na yung magiging sagot sa matagal ko ng wish na makapasok sa healthcare institution bilang nurse. Kasi lagi, ilang beses na akong nag-attend na pumasok, mag-apply, pero lagi yung sagot, access denied. Pero nung narinig ko na merong Edno Hoso na kakandidato, feeling ko ang magiging sagot na nito, access granted. So, Edno, congratulations in advance, kinaklaim na namin, ikaw ang susunod na governor ng WMIC.